isang ka-party na. Hanginan sumayaw sa ilalim ng araw. Mag-chowking halo-halo na. Haluin ang sabay-sabay. Nag-umapaw. Pabaw sa ka. Nag-uumapaw. Pabaw sarap. Nag-umapaw. Pabaw sa ka. Nag-uumapaw. Sarap. Hey! Chowking halo-halo. Umaapaw ang sangkap at milky sarap. Mmm! Apaw sangkap, apaw sarap. 50 lang. Kamusta kayo? Welcome uli sa aking channel. Kung bago pa lang kayo sa video na to na ano na nakita nyo o napanood nyo, siyempre huwag nyo kalimutan na ano, i-like, subscribe, click yung bell, mag-comment at mag-share. Siyempre mas maganda i-share nyo para makatulong tayo ng sa mga tao na gusto pang ma-educate. So, ayan yung aking channel, Master Eking DIY Solution Invest Shield. So, siguro nagtataka kayo dun sa DIY. DIY is do it yourself. Yeah. Siyempre, wala namang ibang gagawa nito kundi tayo rin, di ba? Tayo rin sa mga sarili natin. So, ayan, huwag niyo kalimutan na i-click yung mga button. Ayan. Ayan yung mission ni IMG, Global IMG Financial Literacy Campaign. Building Your Future. 10 million financially educated families by 2025. Siyempre, kayong mga nanonood ng video na to, mas maganda mag-execute kayo. Mas maganda na isa kayo sa maging part na ma-educate, di ba? Siyempre, para sa inyo din naman to. Ayan, ito yung libro ni IMG, yung bestseller book. Pagka gusto nyo maka-avail yan, i-email nyo lang ako sa iiwanan kong email sa baba. Para i-send ko sa inyo yung ano yung ating ano online video, online book, yung ebook niya. So ayan, yan yung ating pag-uusapan. Siyempre palagi nating ginagawa 'to. Kung napanood niyo sa mga naunang video, kailangan natin mag tignan yung future natin, building your future.
taking control of your money. So, yan si IMG, ine-educate tayo para hindi tayo maligaw ng landas dun sa mga savings na pwede nating maitabi pa, di ba? Para din sa future natin. So, ayan. Ako nga pala uli si Michael B. Maniklang. Isa ako sa financial educator at entrepreneur ng IMG at investor. Siyempre, bakit nga entrepreneur? Siyempre, makikilang sa aking video. Investor, ganun din. So, ayan, bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Samahan niyo ako kay Brother Bo Sanchez, True Millionaire's Prayer. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have. I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So, ayan, start na tayo. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung bestseller book ni IMG. Kung gusto niyo maka-avail nito, i-email nyo ako para isend ko sa inyo yung e-book. Ayan, sa likod niya, makikita nyo, ito yung financial education is not just for the wealthy. It is for everyone. So, ayan, yung video na to, hindi para sa mga tao na sa mga tao o may pinipiling tao. Siyempre, pangkalahatan to. Kaya nga natin ito ginagawa o kaya ko ito ginagawa is para mag-share sa inyo, di ba? Siyempre, yun yung mission ni IMG. Siyempre, yun muna yung unahin natin para ma-educate natin yung mga kasama natin. Lalo na yung mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho sila doon kahit malayo sila sa pamilya nila. Siman man yan, nung anumang klase ng trabaho. Siyempre, mahirap din yun. Kaya, nandito si IMG para tulungan tayo. Ayan, sabi nga ng book na to, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So, pag napanood yung video na to, wish ko na mag-execute kayo. Message nyo lang ako sa baba para kung meron kayong katanungan, masagot natin, di ba? Ayan, sabi nga sa book ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. So, yan. Kung mapapansin nyo, naglalakad siya pataas, di ba? Yun yung kailangan niyang makuhang goal. Yan yung goal na kailangan niyang matarget. So, ilalay natin yung sarili natin sa picture na yan. So, kung ang edad natin ngayon ay nasa lalo-lalo na yung mga millennial, di ba? Mga millennial ngayon, ilagay nyo yung edad nyo kung nasa line up to pa kayo, lagi nyo yung tatandaan mag-add kayo ng 20 years yan, sa edad nyo. So, ano ba yung nakikita nyo sa 20 years kapag ka ginawa nyo ang sinasabi ng video na to, di ba? Kailangan maset nyo kasi gaya nga lang sinasabi ko dun sa nauna kong video, kung napanood nyo yung planning, di ba? Kailangan kapag nagplano tayo, dapat medyo malinaw, di ba? Hindi pwedeng yung pinagpaplanuhan natin yung pang isang taon, pang dalawang taon. So dapat kapag nag-set tayo ng plano is long term. Dapat yung 20 years para doon mo siya makikita. Makikita mo diyan bakit 20 years. So, yan, papaliwanag ko sa inyo mamaya. Siyempre, di ba, sa bawat baitang na dinadaanan, hinahakbangan natin, marami tayong challenges na hinaharap.
Siyempre, katulad ngayon, di ba? Ano nangyari? Nadali tayo ng pandemic na crisis, yung isang virus na talagang siya lang palang makakapagpalagay ng mga tao sa bahay, di ba? Kung dati, kalat-kalat yan. Ngayon, talagang kontrolado. Isang sakit lang, isang napakalupit na sakit lang yung magpapatino ng ano ng tao sa paligid. Pero siyempre, wag natin yun anuhin, wag natin yun na isipin na ganun lagi, di ba? So, kaya ko ginagawa din tong video na to para makatulong din ako. Siyempre, paano kung meron na namang dumating na isang ganun na COVID? Malamang hindi na siya COVID-19, COVID-20 na siya. Hindi, joke lang. Ano lang yun, di ba? Parang kailangan nating makita yung dun sa pang 20 years na sinet natin na goal. Tandaan nyo, sa mga nanonood nito, millennial man yan, 30s man yan, na age, 40s, 50s, 60s, di ba? Tandaan nyo, yung numerong sinabi ko sa inyo na 20 ang idadagdag nyo sa edad, makikita nyo, mararamdaman nyo sa bawat taon nyo ngayon. I-add nyo lang yan. Ano ba yung nakikita nyo after ng 20 years? So, ito yung i-ano natin. Para naman kahit papano kapag nag-set kayo ng goal, di ba? Ayan, naalala nyo, doon sa mga unang video, sa mga video na shinare ko, di ba? Lagi kong napapakita itong X-Curve concept. Kasi ito yung magpapagising o magpapalinaw ng sitwasyon natin, di ba? Sa totoong sitwasyon, realization. Katulad niyan, yung line, yung blue line, ibig sabihin yan, yan yung money line. Yung red line is yung responsibility line. So, siyempre, habang bata pa tayo, hindi pa natin kayang mag-ipon, di ba? So, may nabasa nga ako sa isang book. Ito yung sinasabi. Sa atin daw, meron daw tayong yung progress, di ba? Yan yung maturity continuum, di ba? Merong klaseng, diyan ko mapasok yung tatlong klase. Yung dependence, independence, at saka interdependence. Independence, ito yung simula nung sanggol ka pa hanggang sa nag-aaral ka ng high school, yan, ikaw pa yan. Yung independence, dito na yung mga nagtatrabaho ka na, iwalay ka na sa responsibilidad, ibig sabihin, dahil may trabaho ka, kaya mo nang, sa tingin mo, kaya mo nang buhayin yung sarili mo, di ba? Yan, mag-aangga sa mag- asawa ka na, magpamilya ka na. Interdependence, ito yung para ma-achieve natin o madagdagan yung ating connection. Ibig sabihin, kunyari, nagtatrabaho tayo ngayon, o paano ba natin mapapa-increase, di ba, yung ating kinikita, di ba, ang ginagawa natin minsan, sa sideline tayo, gumagawa tayo ng ibang mga way para tumaas o madagdagan yung income natin. Dito pumapasok yun. Pero syempre, gaya nga ng sinasabi natin, kung yan, kapag habang bata pa tayo at hindi natin na-set yung goal natin papunta dun sa big savings, ang mangyayari sa atin, pagdating natin ng tamang edad or nakapagkaroon na tayo ng pamilya, dito na tayo papasok sa red line. Ibig sabihin, yan na yung responsibility line natin, di ba? Kasi nandiyan na yung pangangailangan ng pagkain, damit, clothing, education, health. Yan, mag-aaral na tayo ngayon ng mga debt, di ba? Mga loan. So, dyan na papasok yan, di ba? So, sa kabila naman, yung pag na dapat dito na may nakaready tayo na parehas din, di ba? Yung food, shelter, clothing, education, health. Yun nga lang,
pagdating dapat dito sa dulo, wala tayong utang o dapat nabayaran na natin lahat. So, ayan, kaya din si IMG ginagawa ko din. Siyempre, may business din kay IMG. So, kung titignan nyo, educational siya. Educational, at saka business, di ba? So, may tanong kayo, ano ba yung, ano bang business meron kay IMG? I-message nyo lang din ako, siyempre. So, dito, sa excerpt na yan, paano kapag ka namatay tayo ng maaga? Ang tanong dito, sino magpaprotect sa family natin? Dapat daw meron tayong instant money, dapat daw naka-insured tayo para meron tayong income replacement, di ba? Yung paano naman kapag nabuhay tayo ng matagal, di ba? So, ano yung kailangan natin? Siyempre, may kailangan din tayo kasi sino yung bubuhay sa atin, ano yung kailangan natin, patanda natin, kapag lumabas ng sakit natin, ano yung kailangan natin na pangbili ng gamot, ng damit, ganyan, o pagkain. So, dapat ready tayo doon kasi mas maganda mabuhay tayo ng matagal. Pero kung mamamatay tayo ng maaga, so dapat meron tayong maiiwan sa pamilya natin. So, yun sinasabi na dapat meron kang, ayan, yung active income, di ba? Yung active income kasi, ito yung panahon natin ngayon. Kailangan natin magtrabaho para kumita ng pera. Dapat, kapag dating natin dito sa line na to, dapat yung pera na ang nagtatrabaho sa atin. Minsan may tanong, paano nga yun? Paano yung pera na magtatrabaho? Ano ba yun? Ano ba yung mga yun? Diba? Siyempre, hindi yung mga illegal. Siyempre, kung tatrabuhin natin yung illegal, mawawala din yung bigla, di ba? Siyempre, may hanggalan lang yan. Yung sinasabi na panandalian lang. Pero hindi natin yan magagamit dun sa long term. Tinatawag natin, yun yung 20 years na na-asset natin, di ba? So, paano yun, di ba? So, lagi yung titignan itong X-curve concept natin. Ayan. Siyempre, para mapapaisip kayo, ano nga ba yung sitwasyon natin ngayon? Sabi nga, kailangan daw maging proactive tayo. Meron dalawang klase ng, ayan. Itong circle na to is, ito yung nagre-representative ng influence. So, sa ngayon, na-estado natin, kahit kayo mismo makakasagot din yan. Influence, ano nga ba yan, di ba? Ayan, influence ng paggastos. Kasi yung influence ng paggastos, tapos yung influence ng exercise habits, di ba? Kung ano ba yung sineset mo, kung gusto mo maging mapagtabi ka ng pera, di ba? O kaya mapagsinob ka ng mga gamit, di ba? Yan yung mga influence sa mga kaibigan, di ba? Siyempre, influence din sa oras mo. Influence din sa pananamit. Siyempre, kapag may nakikita kang bago, ang gagawin mo, bibili, gusto mo magkaroon ka din ng ganun, di ba? So, yan yung sinasabi na dapat makita natin itong bilog na to. Ito, realidad na sitwasyon talaga to ngayon, di ba? Kahit naman kayo, masasagot mo sa sarili yan. So, yan, meron na naman isang klase, di ba? Yan yung concern. Ano ba yung mga concern? Yan. Siyempre, opinion. Concern, opinion. Iba-ibang opinion ng tao. Yan yung mga makakapagpabagal, makakapag-stop. Kunyari, sasabihin nyo, magsasave na ako ngayon. Sasabihin naman ng isang kaibigan mo, ng isang bibigay ng opinion, ano ka ba? Huwag ka muna mag-save ngayon kasi matagal pa naman yan. Kailangan mag-enjoy ka muna ngayon. Yan yung kung bakit yun tayo, mga Pilipino,
nahati sa dalawang ano, pagpigil, di ba? Minsan kasi, sabihin ng sarili natin na isip, oo nga, hindi pa naman kailangan. Sige, go, larga, di ba? Yun yung mga dapat na kukontrol. Ayan, inflation, ayan, sa una kong video, sa mga video na sinare ko, siyempre kasama sa planning ng inflation din, di ba? Concern ng inflation. Minsan, dyan yung nagiging ano natin, yung sakit sa sinasabi ng bulsa. Kasi pag tumaas ang bilhin, o, tumaas ang bilhin, tapos hindi naman tumaas yung sahod, ano nangyayari, di ba? Halos kinakapos na sa budget. Dapat yan kasama sa titingnan natin. Concern, bagyo, yun yung mga hindi natin kontrolado. Ayan, katulad ni COVID-19, di ba? Bigla na lang siya dumating. So, laging tatandaan, sa loob ng 20 years, may dumating man na bago, mas maganda walang dumating. At least meron ka ng naka-imbak. Ibig sabihin, meron ka ng nakapwesto ka na, na ipopwesto mo na yung sarili mo dun sa tamang pundasyon mo. Diba? So, ayan, be proactive. Meron dalawang klase, influence at influence. So, dapat dito, makikita nyo, marirealize nyo na mapaisip din kayo, di ba, na magsimula na kayo ngayon, lalo na yung mga millennials, di ba? So, huwag nyo nang patagalin kasi kapag pinatagal niyan, at sinabi nyo lagi sa sarili nyo na hindi nyo pa yan kailangan, malakas pa kayo ngayon, lalo yung tatandaan, ang BTL ay hindi natin hawak. Ano nga yung BTL? Back to the Lord, di ba? So, yan. Kailangan daw sa pagiging be proactive, yan, malaman natin ano ba yung nakaset natin na goal, di ba? Siyempre, pagka ang nangyari, hinayaan natin yan na wala tayong gagawing action. Hindi natin makukuha. So, dapat, para makuha natin yung connection natin pagdating natin dun sa ano, pagdating natin dun sa dulo, di ba? Kailangan meron tayong ano, influence na kailangan, di ba? Siyempre, hindi mo naman yan kayang trabawin na mag-isa lang. So kailangan meron kaning ano, kadugtong na ibang tao. Yan. Para makuha mo yung sinasabi mong goal mo. Yan. Para makuha mo din yung success pagdating dun sa dulo. Tatandaan nyo, 20 years lang na numero yan. Pero mabilis din yan kasi anong age na tayo ngayon? O ako, nasa 42 na ako. Plus 20, 62, di ba? So, lagi nyo din iisipin na ang edad nyo ngayon, kung ano man ang meron sa inyo ngayon, huwag nyo, tingnan nyo din, pag-aralan nyo maigi, kasi baka mamaya, meron pa palang kulang. Kasi baka mamaya, yung ini-expect nyo, pagdating dun sa sitwasyon na talagang tinawag na ng pagkakataon, eh hindi pala tutugma, di ba? So, dapat huwag yung mabaliwala yung video na to. Kailangan nyo itong tutukan at pagtuunan ng pansin. Ayan. Yung habit na sinasabi, put first things first, di ba? So, sa dinadaanan natin, meron tayong nadaanan na kaliwat-kanan, di ba? So, minsan, hindi natin yan, ano, napapansin. Ayan, yung nasa kaliwa natin, yan yung work hard. Yung after work hard, hindi natin yan nabibigyan ng pansin. Mas nabibigyan natin yung work hard. Tama naman. Kasi kailangan natin magtrabaho para kumita ng pera. Pero, hindi natin minsan nasasabi sa isip natin, after ng pagtatrabaho natin, ano naman yung para sa atin? Tandaan natin, hindi tayo lumalakas ng matagal. Siyempre,
para din yung bundok, di ba? Pag nakuha mo na yung goal mo, ang susunod na step mo na nun is pababa na. So, anong preparation meron ka habang bumababa ka, di ba? Yun yung sa edad natin. So, kailangan mapaghandaan yun. Kasi meron dito, tinan nyo, yung mahalaga, yung mahalaga, yun yung alam natin na, na nakikita natin na dapat yun talaga yung pinag-iipunan natin, di ba? Tapos pinagsisiban natin ng, ng pera. So, yung isang klase, yung isang bagay naman, yung hindi mahalaga. So, yung hindi mahalaga, ito yung hindi natin nakikita. Kasi pagdating ng ng tamang oras sakala natin malalaman na mahalaga pala to, di ba, baliktad. So yun yung mahalaga at saka hindi mahalaga. Yung mahalaga, dito tayo minsan na pupokus. Kapagulad niyan, kunyari, punta ka sa ibang lugar, bumili ka ng isang bagay, bumili ka ng isang gamit, kasi ang alam natin is mahalaga yun. Tama naman yun. Pero pwede mo pa yung pasimplihin, di ba? Kasi paano na kung nawala na tayo ng source of income, di ba? Sino na yung mga mahalagang bagay ba natin? Kikita yan ng pera para makapag-provide sa pangangailangan natin. Siyempre, hindi na, di ba? So, dapat maging na ito, maging equal ito. Yun yung after work hard. Dapat ito yung dito na pumapasok yung sinasabi na money works for you. Yun yung dapat makita natin. Yun yung video. Ito. Nakikita nyo ng bato at saka buhangin. At saka box. Kung ang uunahin natin na ilagay ay yung bato, patingin nyo ba yung buhangin, kapag sinunod mo dito yan, kakasya yan. So, syempre hindi, di ba? Kapag ang inuna natin, yung buhangin ay yung bato, tapos sinunod natin yung buhangin, hindi magkakasya yan. So, dapat, ang unahin natin, ay mali, sorry. Nakikita nyo itong dalawang klase na to, yung bato at saka buhangin. Kapag ang inuna natin ilagay yung buhangin sa box, tapos sinunod natin yung bato, anong mangyayari? At tingin nyo magkakasya lahat yung bato dun sa box na ang inuna nyo yung buhangin. Yan. Siyempre, hindi, di ba? Kasi ang inuna mo yung buhangin. So, dapat ang tama, unahin mo yung mga bato, isunod mo yung buhangin yan, sa box. So, makikita nyo dyan, yan. Kasi ito yung magre-reflect. Yung box na to, ito yung nagre-reflect ng buhay natin. So, ito yung sinasabi ko kanina na mahalaga at hindi mahalaga. Minsan, ang naiisip natin, yung mga mahalagang bagay, dyan tayo naka-focus. Dun sa mga hindi mahalagang bagay, ito yung nababaliwala o na hindi nabibigyan ng atensyon. Ang laging yung tatandaan, yung mga hindi mahalagang bagay na nasa paligid, isa yung pupuno o makakatulong dun sa takbo natin, yung sa buhay natin, di ba? Yan yung kailangan natin tingnan. Yan. Katulad niyan na share ko dun sa video na sinare ko, dito, yan, makikita nyo yung mahalaga at saka hindi mahalaga. Yan. Sa payong ni IMG, mayroon tatlong investment, di ba? So, ayan yung subdivision. Most 18, multiple super term 18,
Saka yung Kaiser, long term. Meron lang akong pinapakita sa inyo. And understand where your money goes. Know your big leaks, liabilities. Assets are anything you buy or have that puts in your pocket. Sabi ni Robert Kiyosaki, di ba? So, ito yung mahalaga na alam natin sa ngayon, di ba? Katulad ng mga, ayan, picture na yan. Yung alahas, kapag bumili tayo ng alahas, mahalaga yan sa tingin natin. Yung magagandang cellphone, di ba? Mahalaga din yan. Tama naman yan. Lahat ng mga picture na to ay mahalaga. Kaso nga lang, pagdating ng pangangailangan natin, yung mga mahalaga na yan, hindi yan pwedeng pumuno dun sa pangangailangan natin. Di ba? Siyempre, katulad niyan, itong kotse, pag bumili ka niyan, maintenance, di ba? Pag hindi mo yan ginamit sa mapagkakitaan, lahat ng mga pera na kinikita mo, pwede mauwi sa maintenance. O, sa bahay, ganun din, di ba? Sa kondo, ganun din. So, dapat mapaisip kayo dito. Kayo-kayo na mga nanonood, kung meron kayong mga patingin nyo na yan yung mga mahalaga, dapat titignan nyo yung long term yan. Kasi baka mamaya, sa oras ng pangangailangan nyo, hindi nyo sila basta-basta magagamit. Yan yung hindi makakapuno dun sa pangangailangan nyo. So, ayan. Patulad niyan, di ba? Yung mga, ano, soft drinks, yung mga coffee, na nagagamit nyo araw-araw, di ba? Cigarette, lotto ticket, magkano ng lotto ticket, tapos yung gimmick, tapos yung maintenance ng hair, di ba? Yung mga kulot na nagpapatuwid ng buhok. So makikita nyo dito, lahat naman talaga ito mahalaga. Kaso nga lang, ulitin ko, kapag dumating ang pangangailangan natin, hindi nyo sila magagamit. Kasi nga, ano nangyari, ganyan sila nabibigyan ng atensyon. So, pakita natin naman yung hindi mahalaga. Ayan. Itong mga to, hindi nyo napapansin na akala natin is hindi siya mahalaga. Kita nyo, kapag nag-join ka kay IMG, automatic. Yung 1,000 mo, kasama ng 5,500, mapupunta yan sa 1,000. So, automatic, meron ka ng investment vehicle, number one. Diba? So, nasa sa'yo yan, kung dadagdagan mo yan, monthly. Mas maganda, dadagdagan mo ng monthly. Nang kahit ng 1,000 lang, makakapag-invest ka na dyan, di ba? Kung meron kang alam na mutual fund, makikita mo kung anong difference nung na kay IMG at saka na kay dun sa direct. Siyempre, right? Dito pa lang, yung 1,000 mo, walang tax yan. Diba? Siyempre, dyan ka na, dyan pa lang, tax pa lang, medyo pagka wala kay IMG, tax mo pa lang, pupunta na agad dun sa kanila. Imbis na dapat tayo. Yan. Siyempre, dadagal mo para makabili ka pa ng share. So, siyempre, equity type yan. Depende yan sa pagtaas at pagbaba ng market. So, dapat, high-risk taker ka, di ba? Pero, maganda naman ang return yan. So, dapat, iset mo tong long term. Dapat, ipasok mo to sa loob ng 20 years. Ibig sabihin, kasama siya dapat sa loob ng 20 years na ine-execute mo at saka pinaplano mo. Ito, tandaan nyo. Ayan. Sige, mamaya na. Ayan. Yung mga company. Jollibee, di ba? Kapag nakakita kayo ng Jollibee, hindi lang si Jollibee. Marami pa siyang branches, di ba? Siyempre, marami pang nasa ilalim nyo.
Siyempre, kung nakikita nyo dun sa ano ni Jollibee na maraming kumakain o kumapasok ng mga tao, siyempre maganda yung takba ng ano, ng stocks mo, di ba? So, ganun din kay, ano, kay San Miguel, di ba? Kapag maraming umiinom ng alak, pasinggero, maganda rin ang kita mo. Siyempre, hindi din naman yun, ano, kailangan help pa rin, di ba? O kay Pure Gold, di ba? Napakadami yan. Kay PLDT, o kay URC, di ba? Kay BDO, DMCI, kung sa tingin mo ba yung 1,000 mo na in-invest, lugi ka sa mga pag-i-investan sa mga blue chips company na yan, di ba? Siyempre, dapat mapaisip ka. So, yung mga nag-ano ngayon, na mga online, maganda yan. Pero, dapat nakita nyo rin yung isang side na to kasi para pag kumikita na yung pera nyo, huwag nyong hayaan na naka-save lang yan doon kasi baka mamaya, biglang nagkaroon ng isang pagbabago na hindi natin inaasahan, eh, sayang naman, di ba? Dapat na-diversify nyo rin siya sa itong mga company. So, para hindi yan bigla-biglang mawawala. So, yan. Ito, yung pangalawang akala natin na hindi mahalaga, di ba? Ito niya, no? Kapag nag-join ka kay IMG, yan lang yung amount. Iisang amount lang ang pinag-uusapan, di ba? Magkano ang pwede mong umpisahan dyan sa most 18? Yan yung may pinakamababang term na baka mamaya hindi nyo nalalaman. Inquire lang kayo para patulungan namin kayo. Siyempre, hindi lang naman to para sa akin, di ba? Para sa inyo din to na mga hindi pa nakakaalam. Mas maganda kasi ma-educate tayo. Yun yung kailangan. Di ba? O katulad niya, no? 5 years old, pwede na dito. Pwede mo na simula ng investment. Napakamurang halaga. Pakita ko sa inyo mamaya. Di ba? Ayan. Ayan yung mga face amount. Yung 250,000, 1M, 2.5M, tsaka 5M. Yan yung insured ka sa loob ng 18 years. O, balikan natin, ang numerong sinasabi ko sa inyo na dagdag nyo sa edad nyo, ilan? 20. So, ilang years to si Mas 18? 18 years. So, meron pa pang 2 years na bonus, di ba? So, insured ka ng 18 years kapag ka nagsimula ka. So, maganda ito sa mga millennial. Sa mga nasa edad natin ngayon, 40, 50, ako po, dapat magsimula na kayo kasi ano kung tinan nyo, magre-retire na kayo. Naku, ako sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mag-attempt o sumubok ng isang negosyo na hindi nyo pa alam ang takbo. Kung ang nakikita nyo sa paligid nyo, maganda ang tinatakbo ng negosyo nyo yan. Maaaring sila yan. Pero iba kasi yung kayo, di ba? Hindi naman tayo pare-parehas eh. Parang sinasabi, si A at saka si B, parehas silang magtatayo ng negosyo. Eh paano kung si A ay sinuwerte, si B hindi siya sinuwerte, di ba? Kasi may mga challenge ang dumating. So, paano niya harapin yun? So, ito yung pinaka-safe na dapat makapag-ipon kayo ng mas maaga. Kung magre-retire kayo, mas maganda, ilagay nyo na sa mas 18 kasi ito yung sinasabi na money works for you. Pagdating mo dun sa edad mo, dun sa dinagdag mo na edad mo ng 20 years, di ba? So, kita mo to. Ito sa mga wala itong pinipiling, wala itong pinipiling tao. Kahit na anong klase ng estado ng buhay mo, nagbubuti ka, nagpe-pedicab ka, tricycle driver ka, bus driver, jeep driver, conductor, pwede nyo itong gawin, pwede nyo itong simulan.
Kasi tingnan nyo, protected ka na, meron ka pang investment, di ba? So, saan ba kayo makakakita yan? Napakamura lang, per day. Magkano lang itatabi nyo per day? Oh? Tingnan nyo maigit yung mga amount na yan na kailangan nyo itabi. Kung ang pinagpaplanuhan nyo, edukasyon ng anak nyo, kaya nyo kuhanin dyan, di ba? Basta, ano lang, ma-practice nyo lang yung mag-save. Kaya nga nandiyan si IMG is para turuan tayo, para ma-educate tayo. Kasi, yun naman yung nangyayari sa atin ngayon. Hindi naman ito tinuro sa school, di ba, na ganito, ganyan. Ang tinuturo sa school, kailangan natin, ano, mag-aral ng mabuti para makakuha ng magandang trabaho. So, umiikot lang yung alam natin na meron pa palang kailangan tayong malaman. So, yan, dapat execute kayo kasi hindi din naman to para sa akin, para sa inyo naman to. Lalo na ngayon yung sitwasyon natin, di ba? Sa mga nagtatrabaho na mayroong magandang trabaho ngayon, hindi natin yan hawak. Hindi din natin yan kontrolado. Dapat, hindi tayo nagmamadali na sabihin natin, pag nakapag-nabayaran ako, kaya nag-resign ako, yung pera makukuha ko, dito ko ilalagay. Wala pang ganun. Maniwala kayo na bibilang lang ang tao na nasusustain nila yung ganung sitwasyon. E paano kung hindi ka isa sa ganun? Di ba? So, maaaring sila, nagmaganda yung naging takbo nila, pero hanggat hindi pa sila na-educate, lalo na sa ganitong edukasyon na hindi pa nila nalalaman, hindi pa yun makakapag-sustain dun sa pangangailangan nila. Kasi, ano yan eh, di ba 20? Kanyari, 20, 40 ko na pa yun, 62. Ibig sabihin ba, pag dating ko ng 62, kailangan ko pang, ano, kanyari, isa ako sa nagpe-pedicab, kailangan ko pa rin bang mag-drive ng pedicab, ng tricycle, ng jeep, ng bus, ng van, di ba? At tingin mo ba, nakikita mo yung sarili mo doon, kailangan mo pa bang gawin yun? Eh lalo na kung yung mga anak mo, napaaral mo na, napatapos mo na. Kung hindi pa, yan, papasok dyan yung kailangan mo pang magtrabaho. Parang ang sinasabi lang natin dito, pinapakita ko sa inyo, hindi lang to para sa akin, para sa ating lahat to. Kasi kapag ang nangyari, sinabi nyo sa sarili nyo na, hindi, malakas pa ako ngayon. Totoo yun. Pagka nag-BTL ka, back to the Lord ka, hindi mo naman masasabi na huwag muna. Ang sitwasyon, hindi natin hawak, di ba? Hindi natin yung kontrolado. Parang COVID, hindi natin kontrolado yan, pero nung dumating siya, ano nangyari, di ba? Yun sinasabi na huwag tayong umasa sa gobyerno. Kailangan may gawin tayong action sa sarili natin. Kasi walang ibang tutulong sa atin kundi tayo sa sarili natin. Kung tulungan man nila tayo, maraming salamat. Pero kung wala silang may tulong, eh maraming salamat pa din. Maraming yung ibang tao o yung na-priority nila. Yan. So, dapat tulungan natin yung sarili natin. Ayan. Kaiser, long term. Ito, pumapasok din to sa hindi mahalaga. Kasi tingnan mo, limbawa, nagtatrabaho pa tayo ngayon sa isang kumpanya. Meron tayong health card, di ba? Meron ako na-encounter nito. Ang sagot niya, hindi, meron pa naman akong health card. Yan, yung health card na long-term care. Pumapasok yan sa hindi mahalaga. Kala natin, hindi pa mahalaga yan. Kasi meron pa tayong card ngayon, di ba? Lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga company na meron pa silang card. Lalo yung iisipin na paano kung nawala na tayo sa company, di ba? Sa napakabait na company na pinagtatrabahoan natin, ano yung magiging protection natin sa sarili naman natin, di ba? Siyempre wala.
Kasi hindi naman natin mamanahin papadala ng company kahit wala na tayo sa kanila. Hindi naman nila yan ibibigay eh, di ba? Siyempre, ano yan, yun yung sinasabi na dapat maturuan na natin yung sarili natin na makapag-save tayo at makapag-ipon. Kasi kapag hindi natin yan ginawa, ano mangyayari sa atin? Na nga, pagdating sa dulo natin, dyan tayo, ano, yung sinasabing pagdating ng 60 years old, kailangan mo pa rin bumatak ng boot ng ano, magtrabaho. Kasi hindi mo na ma-enjoy yung pagtanda mo. Parang ano yan eh, pag may gusto kang bilhin, magpa-check up pa, hindi mo magagawa kasi kulang ka sa ano, sa financial. Yan yung dapat pagandaan natin. Kasi paano kung nangangailangan ka na, eh, hindi naman kayang provide ng mga anak mo. Paano na, di ba? So, wala. Kailangan natin yung pagandaan. Dapat may mga bagay na hindi natin yan nababaliwala. Kung anong meron sa atin ngayon, pag-isipan natin. Bagay sa'yo ang video na to. Kailangan mo itong pag-isipan. Gaya nga lang sinasabi doon sa video ko kanina, di ba? Yung dalawang klase, yung mahalaga at hindi mahalaga. Minsan, yung mga mahalaga, yun yung napagtutuanan natin ng pansin. Tama naman. Pero, pag dumating tayo sa pangangailangan, yung mga mahalagang bagay na yun, hindi na yun magpupuno doon sa pangangailangan natin. Yun yung dapat yung maintindihan. So, yan, no? Itong taon mo lang pag-iipunan. Kung nasa 40 ka ngayon, o di after ng 47 years old mo, tapos mo na yung card na yan. So, kung magkaroon man ng alam sa company, hindi ka mga problema, di ba? Kasi nakapaghandaan mo na, nakapag-ipon ka na. So, inquire lang kayo sa akin kung magkano yung monthly. Mababa lang din yan kung titignan natin, di ba? Kasi, kayo ba, ano bang gusto nyo? Yung mababa lang pagdating ng 20 years, di ba? Ito, 7 years, 7 taon mo lang itong pag-iipunan. Tapos, kapag hindi mo nagamit yung hospitalization nito, after ng 7 years, may makukuha ang bonus dyan. Diba? So, yun yung kagandaan sa kanya. Tapos, hintayin mo lang yung maturity niyan. After ng maturity, magagamit mo na yung pera mo, di ba? Tapos, kung lumabas yung sakit mo, magagamit mo din yung, mapoprotekta mo yung sarili mo, di ba? Kasi makakapagpaano ka eh. Makakapagpa-check-up ka, gusto mo nang magpa-doktor, o kaya bumili ka ng mga gusto mong kainin, bibili mo, di ba? Yun yung kailangan natin ngayon na pagplanuhan. Dapat hindi yan mababaliwala. Kita nyo itong ano na to, yung age 30, di ba? Ito yung annual premium. May 30,000, 36,000, 45,000, 60,000. Yung term insurance niyan, covered ganyan ng 225, 270, 337, 450. Ikita mo yung contract price niya, no? Tingnan mo lang dito sa 30,000, yung contract price niya, 210. O, magkano yung maturity value niya, di ba? 583. So, tingnan mo yung 583 mo, after mo ng, at tumutubo pa yan ng, ano, ng 10%, di ba? So, after mo ng age 60, o, mayroon ka ng 1.5 million, di ba? Pitong taong mo lang yung panag-iipunan. Kaya dapat huwag mong pangunayangan. Isama mo yan sa plano mo, sa buhay, sa ginagawa mo. So, yung 1.5 mo, tumutubo pa yan every year ng 10%. Magkano na yung pinaka-passive income mo, tumutukan, di ba? Pwede kang magkaroon ng ano, 10,000, di ba? Na makukuha every month. So, kung titignan mo yan, kung magkano lang yung pwede mong hulugan, mas maganda magsimula ka na ngayon kasi habang tumataas ang edad natin, tumataas din ang value niyan, amount niyan. Parang share ko lang, katulad namin, di ba?
nakilala namin si IMG 2016, o, na nangyari. Parang katulad nyo. Ngayon, nagdududa kayo, hindi totoo yan, scam yan, networking yan. Tanggalin yung duda. Ako na mismo nagsasabi sa inyo kasi yan ang magpapabagal sa pagkalam nyo. Ito nyo, nag-execute kami 2019 dahil lang sa isang insurance din, di ba? Napakaraming benefits sa IMG na hindi natin nakikita na maaaring makatulong sa inyo. Lalo-lalo na, di ba? Ipalawan, katayap pa nila, di ba? Partner na ni IMG. So, ano pa yung kailangan nyo, di ba? Sa isang, kung naghahanap pa yun ng mga maraming discount, makikita nyo lahat kay IMG. Kaya join na kayo. Huwag kayong manghinayan dun sa amount. Kasi, parang katulad lang yan ng ano, ng damit, di ba? Bumili ka ng magandang damit every year. Magkano? Halagang 6,000. After ng isang taon yan, luma na yan, di ba? Eh dito, after ng isang taon, pwedeng yung pera mo tumutubo eh, di ba? So, dapat pag-isipan nyo, magising kayo sa katotohanan na kailangan nyo na mag-execute. Hindi pwedeng bagal-bagal, di ba? Kasi kailangan ng tulungan na turuan yung isipan nyo na gawin nyo to. Alisin nyo yung takot, alisin nyo yung duda. Kasi hindi makakatulong yan. Ganyan din kami nung una, di ba? Kung sa tingin nyo, meron kayong pamalit after ng 20 years na sinasabi ko sa inyo, maganda yan. Pero dapat tignan nyo maigi kung pasok ba yan dun sa mga katulad nung sinabi ko sa inyo, di ba? Katulad nito. Yan. Kung yung card ba na meron kayo ngayon, after ng hinuhulugan yan, meron ba kayong makukuhang bonus? Kung wala kayong makukuhang bonus, ay mag-isip-isip na kayo. Tapos, syempre, kung yung card ba na ito, after ng 7 years na pag-iipon nyo, eh makakasama yung mga sakit na pre-existing. Ano ba yun? Yung mga high blood, mga diabetes, di ba? Marami pa. So, dapat alamin yun kasi baka mamaya may limitation yung card na meron kayo, di ba, na inuukuha nyo. Dapat mag-isip kayo, huwag kayong basta-basta ihinto. Eh, hindi, meron na ako na ito yun. Okay na sa akin to. Basta lagi yung natandaan, ang salitang sinasabi nyo na okay na, maniwala kayo, hindi pa okay yan pagdating dun sa pangangailangan nyo. Ayan, di ba? Ito yung hagdanan na pinapakita ko sa inyo. Kailangan sa bawat baitang na dinadaanan nyo, dapat na paghahandaan na. Tatlong klase pa lang yung napakita ko sa inyo na ang nasa isip natin is hindi mahalaga, pero napakahalaga pa na yan. Diba? So, ano ba yun? Kaya kailangan ano tayo, maging wise, basta dapat execute agad. Oh, yan. So, di mo fun, di ba? Sa bawat baitang na dinadaanan natin, isama natin yan. Pangalawa, yung mga eating. Pangatlo, yung kaiser. Tandaan nyo, ha? Twenty years lang ang idadagdag mo sa edad mo para makita mo at masabi mo na ano, na hindi ka mamumblema pagdating mo ng after ng 20 years. Maniwala kayo. Walang isang magandang position sa company. Magandang position sa company. President ka man, o manager ka man ng isang company, o kaya HR ka, o kaya engineering manager ka. Di ba? O kaya warehouse manager ka, di ba? Wala, maniwala kayo pagdating ng pangangailangan nyo. Kukulangan at kakapusin kayo kasi hindi kayo naging ready. Eh, kita nyo nga ito, 20 years, di ba? Ito, pwede nyo nga itong, kung alanganin na kayo, 50, 20, ito maganda din to kasi kahit na 50 na kayo, lahat ito, pwede nyo itong ipamana sa mga anak mo, sa mga maiiwan mo. Yun yung dapat. Kasi baka mamaya, nagtatabi kayo ng pera sa banko, hindi nyo sinasabi, eh, pag bigla kayong nag-back to the Lord,
Sir, yung bangko ang maikinabang ninyong bangko. Kasi bago pa makuha ng pamilya nila yan, tataksan pa yan, di ba? Sino pa ang magbabayad bago nila makuha yan? Yun dapat malaman nyo. Kasi paano kapag bigla kayo namatay, di ba? Hindi nyo nahabilin yung pera nyo sa bangko na in-invest nyo, di ba? Magkaiba sila. Dapat magising kayo doon, maging buhay nila. Kasi siguro mayroon silang ginawa na para sa kanila, di ba? Tayo ngayon na nagsisimula, dapat magsimula na kayo kasi para hindi tayo magaya sa kanila. So yun yung kung bakit yung video na to, patuloy akong gumagawa ng video para mabuksan ko yung isipan nyo, di ba? So, ayan. Ayan. Sabi nga, the thing of life that you'll live tomorrow depends on the choices you make today. At kung ano yung magiging decision nyo ngayon, yun yung magiging inabukasan nyo sa susunod na paglalakbay nyo, di ba? Paglalakbay natin. And do something that your future self will thank for you. Thank you for, di ba? So, yun dapat. Kapag yung video na to na panood nyo, lalo na yung mga nasa ibang bansa, magpapasalamat kayo sa video na to na napanood nyo. Kaya dapat huwag nyo baliwalain. Kung yung mga nanonood ng video na to, dapat i-share nyo sa iba. Diba? Yan, share ko sa inyo. Ito yung aking dashboard. Nung nag-join ako kay IMG, magkana lang ang join ko? 5,500. So, nung nag-join ako ng 5,500, yan, di yung 1,000 ko automatic dito pumasok to Libupan. Sa pangalawa, nagdagdag lang ako ng 500. Ayan, yun yung sa fidelity, di ba? So, nagdagdag ka lang, parang St. Peter lang yan. Dito, ang makukuha ng pamilya mo, 50,000. Kay St. Peter, aram ko, kung di ako nagkakamali, ang makukuha niya is 30,000. So, tapos yearly mo pa siya binabayaran, kasi ilang taon. Dito, 500 lang ang dinagdag mo sa membership mo, pero 50,000 ang makukuha ng pamilya mo. Siyempre, huwag natin pangarapin na makukuha agad doon ng pamilya natin, di ba? Isa lang yan sa pinapakita ko kung bakit kailangan yung magising sa katotohanan. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng yung isip nyo ngayon, ginugulo ng sarili yung isip. Di ba? Dapat execute agad kasi pagka pinatagal nyo, kayo nagpatagal, di ba? Yun na niya, no? Sa 5,500, hindi nyo ito babayaran kasi kasama to sa ano, yung mga long term. Ang long term to, siyempre, ang katawag buhay tayo, mas maganda wag natin itong magamit agad. Kung gusto natin patulayan, siguro kayo na lang kung gusto nyo mamatay na. Hindi, joke na. Hindi, ano lang to, parang kasama sa benefits to, di ba? I-avail natin kasi ang tao, hindi naman tayo wala tayong kasiguraduhan na ang buhay natin, ihapak natin. Manila Bankers, covered ako ng 100 personal accident insurance, di ba? Kung meron ka kay company, maganda, mas maganda rin yun. Pero mas maganda, meron ka din sarili, di ba? So, kapag nagsasalamin kayo, free kayo ng 2 frame every year, di ba? So, kayo makakita ng mga discount na meron pang free. Headcard. Kung meron kayong headcard niyan, mas maganda. Ito, gamitin nyo ito kasi kung gusto nyo magpalinis ng ipin, magpabunod ng ipin, ito, makakabili nyo ng free to dun sa Kaiser Medical. Medical clinic, di ba? So, madami, di ba? Madaming gawin. Madaming magagamit. Tapos, tingnan nyo ito, IMD Dominate Tool. Kapag gusto nyo pang ma-explore yung kaalaman nyo, Dominate Tool. Sa labas, magkano niya babayaran niya, mali yan. Ito, makaka-discount kayo. Kaiser, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na nakakala natin is hindi mahalaga, pero mahalaga yan. Yan, dapat pag-ipunan natin yan. Kasi hindi naman yan, ano eh, hindi naman natin yung masasabi ko nung buhay natin sa susunod na panahon, di ba? Kailangan ready lang tayo. So, yan yung aking ID. Michael B. Manik lang, yan yung aking Kaiser Medical at yung yan yung voucher ko sa ano sa Vision Care. Okay, yung aking Manila Bankers, di ba?
Kapag nag-join kayo kay IMG, meron din kayo nito. Mag-aaral din kayo ng sarili niyong dashboard. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Nasa likod ko nga pala, yung aking logo, SIS. Ibig sabihin yan, Save, Invest, Shield. Master Ekim DIY. Basta lang yung tandaan, walang ibang gagawa nito kundi kayo rin. Sarili nyo din. Tulungan nyo sarili nyo. Tulungan nyo sarili natin. Huwag nating hayaan na pagdating natin sa tamang panahon o tamang edad, saka pa lang tayo nag-execute ulit na. Diba? Kaya kailangan ngayon pa lang execute na sa mga millennial. Diba? Ay, enjoy nyo naman yung sarili nyo. Huwag kayo masyado mag-enjoy na mag-enjoy ngayon kasi isipin nyo, wag naman sana. Minsan yung mga nag-i-enjoy ngayon, na nakuha niya na lahat eh. Parang nakuha niya na yung pinakasiyahan niya eh. Minsan pagdating sa gitna, nawawala na. Huwag naman sana, di ba? Pero realidad, di ba? Realization. Hindi sinasadya, di ba? Yung mga ganun, dapat hirap muna tayo ngayon. Aalihin yung mga din sa dulo yan. So, siyempre, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat din sa mga nagsasubscribe. Alam niyo ba kung ilan ang subscriber ko ngayon? 44. Siyempre, maraming salamat dun. Maraming salamat sa nagtiwala na sa video. Maraming din salamat sa mga nanonood ng video. Hindi niyo man ito natapos ngayon, balikan niyo sa susunod. Hinaalan niyo man yan, balikan niyo sa susunod. Kung hindi man para sa inyo ang video na ito, patulong ako. I-share niyo sa mga kaibigan nyo. Kasi malay nyo, yung mga kaibigan nyo, kailangan din pala nila neto. Diba? So, nakatulong kayo, di ba? Natulungan ko kayo, nakatulong kayo sa pamilya nyo. So, ayan, huwag nyo kalilimutan na i-like, subscribe, yung bell, yan, para makareceive kayo ng video sa mga susunod. Siyempre, mag-comment kayo kung mga tanong kayo. Ayan, i-share nyo din. Siyempre, para naman makatulong tayo sa iba, di ba? Basta, tulungan natin. Tulungan natin yung mga gusto pang matuto. Diba? Kasi sa school, hindi naman ito tinuturo, di ba? Yung ganitong klase ng education. Ang pagkakaalam ko nga ngayon, mag-aaral ng ganitong kurso, anong kailangan? Kailangan umating ka muna ng isang anong tawag dito, yung organization na nagbibigay ng ang ganitong klase ng education. So, eh dito, libre mo naman nakukuha, matututo ka pa, di ba? So, ayan. Maraming salamat sa inyo sa panonood at pananatili na matapos yung video. Ayan, ayun yung aking email, yung Viber, yung Smart, yung Globe. May Globe din ako. Ayan, email nyo lang ako. Pag na-upload kayo nito, attendance kayo, ha? Para tayo nag-aaral sa school, di ba? Siyempre, para naman bilang pasasalamat ko sa inyo. Tapos, yan, i-search nyo lang yan, ilagin nyo, turning point, nakikita nyo yung ano ba yung nabago na buhay ng nag-IMG sila. Diba? So, ayan, IMG Corp, yun yung aking portal. So, maraming salamat sa inyo. Sana ay hindi kayo magsawa na manood at sumubaybay sa mga video ko. Siyempre, patulong ako na padami pa natin yung subscribe sa yung makapag-share, di ba? Hanggang sa muli. Salamat. Bye-bye.